So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA ngayong umagang ito. Pag-uusapan nga natin para sa ating unang topic ay itong mensahe ni LeBron James sa kanyang mga haters. Pinost niya nga ito sa kanyang Twitter account at later dinelete niya rin ito. Mensahe niya nga ito sa mga nagda-doubt sa Lakers team na ito na matanda na nga daw. At ito nga ang sinabi ni LeBron James sa kanyang mga tweet. Sabi niya, sige pag-usapan nyo lang ang aking mga squad, ang mga edad namin, kung paano kami maglaro. At sinasabi nga rin daw na mga laging injured daw yung mga nakuwang player na ito ng Los Angeles Lakers. At lagpas na nga daw sila sa kanilang time or tapos na ang kanilang prime dito sa liga. At kung ano-ano pa nga daw ng mga sinasabi. At sinabi niya, bigyan nga daw at gawa ng paborit ng si LeBron James. At please nga daw, keep the same narrative energy when it begins. Ayun lang daw ang hinihingi ni LeBron. Huwag nga daw magbago ang mga sinasabi tungkol dito sa Los Angeles Lakers na matanda na, laging injured yung mga players kapag nga nag-umpisa na ang season at napakita na nga nila kung ano bang tunay nilang potensyal. Huwag nga daw baguhin yung mga sinasabi sa kanila. Sabi nga yan ni LeBron James sa mga haters nga ngayon ng Los Angeles Lakers. So yan nga ang naging tweet na ito ni LeBron James na later dinilit niya nga yan. At para nga sa ating next balita, eto nga si Kemba Walker. Sabi nga dito sa balita ni Wojnarowski, 4-time All-Star guard Kemba Walker nag-agreed nga daw sa contract buyout with the Oklahoma City Thunder. At kapag daw na-clear na ang kanyang waivers, plano niya nga mag-sign sa team ng New York Knicks kung saan nga doon nga siya nanggaling, doon siya pinanganak at doon din siya lumaki. At ubi-exact nga itong si Kemba Walker, pinanganak at lumaki sa Bronx, New York. At para nga sa ating next balita, ito nga si Spencer Dinwiddie ay magsasign ng 3-year deal dito sa Washington Wizards worth $62 million. So halos $20 million per year yan, kagaya nga ng sinabi na ito ni Spencer Dinwiddie bago nga siya maging free agent noon. Balak niya nga na $20 to $25 million ang hingin niya mga kontrata sa mga NBA teams. At ito, mukhang nag-pay off naman yung kanyang pagkipag-negotiate at meron nga siya ng 3-year deal worth $62 million dito sa Washington Wizards. So ito nga si Bradley Beal ay mukhang may bagong squad, si Spencer Dinwiddie, si Kyle Kuzma, si KCP at si Montrezl Harrell. Ayan siguro ang kanilang magiging starting five pagdating ng season. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming nga salamat sa inyo panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday mantay mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin mga update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!